Okay, so let's start. So today we will be discussing about the types of machine. Okay, so there are different types of machine depending on its purpose. Okay? So sewing machine, a textile machine used to stitch cards and other materials with thread. So well-selected sewing machine is essential for achieving good results. It should be used correctly in accordance with the job requirement. Okay, so ang pinakatrabaho niya, it is a machine to stitch fabric, cards, and other material with thread. So, ibig sabihin, walang pakinabang. Ang pinakamamahalin yung sewing machine kung wala rin namang thread. So, well-selected sewing machine is essential for achieving good results. Hindi lahat ng sewing machine ay pwede makatahi sa bagay na gusto nyo. Different types of sewing machine has also different function. Hindi lang basta sewing machine, may makina kami. Malay nyo, yung makinang nandun pala is button holder, panglagay lang ng botones. Hindi siya yung pinakatalagang pang tahi. Okay? So, we have the first one. Okay, so that is the first one. So that is the so-called lock stitch sewing machine. So I believe siguro naman kahit isa sa inyo or dalawa merong ganitong klaseng makina or sewing machine. Usually yan yung mga makina nila lola. Yan yung mga sinauna kasi, yung mga luma. So this is usually used in homes and sometimes in school wherein meron tayo nito. It is also called domestic sewing machine. Okay, so the other name for lock stitch sewing machine is domestic sewing machine. So it is run by foot and may be converted into electrical power machine. Bakit electrical? So kahit sabihin nyo, o sabihin natin na manually operated to, it can be converted kasi pwedeng ilagay yung motor dito, yan, dito sa may kanan, para maging electrical power machine siya. Okay, so this is the traditional type of sewing machine na ginagamit dati. Sino may mga ganito sa bahay? Ako po, sir. Ayun. Ayan. I am also sure na meron mga naka-experience dyan sa inyo na sinasakyan dito. Tapos kinagawa nyo parang kunwari nasa ano kayo, kotse. Yan din na drive nyo siya. Kung hindi man kayo, baka yung kuya nyo, ate nyo, na-experience, uupo dito sa may ilalim. Tapos iaano-ano nila itong pressure foot na ito. Kunwari nagda-drive kayo, di ba? So again, that is a lock stitch sewing machine. So technically, it is run by foot. Next. We have the high-speed lock-stitch sewing machine. So, if this one is the traditional type, the manual type, now this one is the electrical type. So, again, this is the high-speed lock-stitch sewing machine. So, this is sometimes called straight-stitching machine or industrial sewing machine. It has automatic lubrication and is used by tailors and dressmakers. Kaya straight-stitching, ang trabaho lang nito, class, is talagang magtahi lang. Tatahiin niya yung mga tailang ilalagay mo dito. With the provision na yung mga matatahi niya lang na kaya niyang tahiin. Kasi pag naglagay kayo dyan, class, yung mga medyo makakapal at ang karayom niyo dyan, hindi ganun talaga para dun sa tela na yung masisira. Okay? So, that is the straight stitching machine. If lock stitch sewing machine is also called as domestic sewing machine. High speed lock stitch sewing machine is also called as straight stitching machine and also as industrial sewing machine. Mostly yung mga makina sa bahay na mga gusto nila hindi masyadong mahirap, ito yung mga makina nila sa bahay kasi kahit papaano kayang gumawa nito ng maraming damit. Mga costumes, uniforms, yan, kaya niyang tahiin yan. Siguro yung kapag meron kayong mga sinasalihan ng mga costumes or etc. Pag pumunta kayo sa paggawaan ng damit, makikita nyo to. Okay, again, so that is the high speed lock stitch sewing machine.
Next, we have the over-edging machine. Sayang, binenta naman. Ito kasi class, ang trabaho nito, pagdugtungin lang yung tela. Tapos, ang over-edging machine, other companies call it small machine. Again, small machine. So, please be mindful class of the other names of the different sewing machine. So, it finishes the raw edges pattern for constructions. Kung mapapansin nyo class, yung mga damit nyo, meron yung dugtungan niya parang nakalock. Okay, pag tiningnan nyo yung damit nyo, parang may mga lock yan. So, ang trabaho nito class is also it finishes the edges. Kung itong dalawa, pinagdudugtong niya lang yung dalawang tela, ito naman, nilalock niya yung gilid. Okay, tinatahi niya na, and then nilalock niya pa yung gilid. Kung mapapansin niyo yung mga damit niyo dyan, yung dugtungan ng damit niyo, sa may gilid, pag tiningnan niyo yan, parang lock, nakalock yan. And also, it finishes the edges. So, automatically, ito, kung mapapansin niyo dito, class, merong matalim dyan. So, habang dumadaan yung tela dyan, kinakat niya na rin yun. So, kaya, it finishes the raw edges of the pattern. Kung mapapansin nyo dito, class, flat lang to. Ayan, pare silang flat. So, ibig sabihin, kung anong idinaan nyo dyan, ikakabit nyo lang. Unlike dito, class, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-flat. Meron ditong blade wherein yung excess na tela na i-lock nyo na and it finishes the raw edges. Ayan, ikakat nyo yun. So, kaya pag tiningnan nyo yung gilid ng mga damit nyo, nakalock yan. Hindi lang tahi siya na parang naka-running stitch and also meron siyang loop stitch sa gilid. Next, we have the embroidery machine. This is used in making fancy stitches and in making different kinds of embroidery stitches on fabrics for barong, Tagalog, pillowcases, linen, and other novelty items. Some of you experience na nagpagawa ng bumili ng towel. Jacket po, sir. Jacket, yan. Imbis na magpa-print na lang kayo, ang ginagawa nyo, magpapa-embroidery na lang kayo. For example, I think some of you, nagregalo or naregaluhan ng isang item wherein naka-embroider ang pangalan nyo. Okay, so this is embroidery machine. Sir, kaya niya magtahi ng ginagawa ng it is designed for fancy stitches wherein kung makikita nyo dito hindi dito yung mga kaya niyang tahi na gawin. Ayan. So there are two types of embroidery. Ito yung yung ikaw mismo yung magga-guide doon sa needle. And also yung isa kasi computerized. Ipapasok mo lang yung design doon and the machine will do the magic. Okay, so this one kasi is manual. Ayan. Ikaw mismo yung mag-iikot-ikot ng tela. Okay, also, kung medyo sisipagin ka naman, kung marunong ka ng hand embroidery, medyo mas mahirap 'yun. Okay? So again, so that is the embroidery machine. Next, we have the buttonholer machine. This is used in making buttonholes on garments. So, ang only trabaho nito, or the only work of this machine is to make holes for buttons para sa mga botones. Sir, di ba madali lang naman gumawa ng buttonhole? Oh, madali lang kasi hihiwain mo lang yung tela tapos na. Kaso nga lang class, ang buttonholer kasi tinatahi niya rin yung gilid. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka tinatahi niya. Ayan. Kasi kung wala yung tahi na yan, class, ang mangyayari is matatastas yung damit. Ayan, kung mapapansin nyo, yan. Kaya kung ang damit nyo, walang ganito, tas nilalagay nyo ng botones, wala pa isang linggo kung araw-araw nyo siya ginagamit, masisira na kagad, luluwag na lang gusto to. Ayan. So that is why minsan may mga uniforms, lalo na sa boys, kahit nagbubotones sila, ang nangyayari, natatanggal pa rin, lumuluwag. Ayan, natatanggal yung botones kasi maluwag na yung pinakabutas. Ito, ayan, yung button holder. So again, button holder machine. So this is used in making button holes on garments.
Also class, na-upload ko na rin pala itong PowerPoint na to sa inyong Canvas. Okay, button attachment machine. Ito yung asawa nung number 6, ay nung number 5. Itong si button. Kung ito tagagawa ng hole para sa buttons, ito naman yung tagakabit. Okay, so this is the button attachment machine. So this is used in attaching buttons to the garment. So ibang-iba yung itsura nitong makina na to compare dito sa mga nauna. Kasi ang special purpose nitong machine na to is just only to put or attach buttons to the garments. Ito yung kapartner niya. So, syempre, kung meron kang botones, meron kang button holes. Okay? So, the purpose... Sir? Of... Yes, ito. Meron po bang parang machine na pinagsama na pong button holder tapos button attachment? Wala pa. As far as I know, wala pa ako nakikita ng ganun. Kasi medyo komplikado. As you can see, medyo complicated yung design nito. Kasi ano yan, class eh, parang... One at a time yan. Ilalagay mo yung isang set ng damit dyan. Lalagyan ng buttons. And then next, damit. And then next. So, mahihirapan kasi yung gumagawa ng damit. If nilagyan mo na siya ng button, tapos lalagyan. Tapos after nun, ikaw pa maglalagay ng pinaka button, ng button hole. So, alanganin. Di lang ako sure kung meron ng new technology wherein pag ipinasok mo yung damit, sabay na meron ng botones at saka button hole. Hindi lang ako ganun ka-sure. Pero as far as I know, magkahiwalay talaga tong dalawang makina na to. Kasi ano yung klase, sa paggawa kasi ng damit, per ano yan, per section, per kabit niya. Kunwari, ikakabit mo yung sleeves, ikakabit mo yung front na part ng damit, yung likod. Pag nakabit na yun, lalagyan mo na lahat ng butas. And then, pagka nalagay na lahat ng butas, tsaka siya lalagyan ng mga botones. Hindi siya pwede yung sabay-sabay kasi, imagine ninyo, mamaya hindi magtugma yung butas nung sa botones at tsaka yung mismong botones. Ang hirap isuot nun, di ba? So, ang pangit tingnan ng damit kapag hindi pantay yung button hole at tsaka yung button attachment machine. Okay, next, we have the double needle machine. So, this is used in the construction of different clothing, different kinds of clothing, so especially for the inseam, outseam, and side seam. So usually class, ginagamit to doon sa ilalim ng damit nyo. Kung mapapansin nyo, may mga dalawang tahi na magka-partner. Usually, lalo na kung ang damit nyo class is mga high-end na damit, yung mga medyo mamahali ng konting damit nyo, nasa lower part yan ng damit nyo minsan. Makikita nyo sa ilalim nyo. Kunwari, t-shirt nyo. Pag tinignan nyo dyan, class, may mapapansin kayong tahi na dalawa. So, dalawa yung ano niya kasi. As you can see in the picture, dalawa yung pinakatahian niya. Also, pag tinignan nyo, lalo na sa girls, yung mga pantalon nyo sa likod, yung pocket nyo. Di ba yung mga tahi doon sa likod? Ayan. So, dalawa rin yun. So, ayun yung double needle machine. Next, we have the bar tacking machine. This is used in reinforcing the opening and closing of packets. So, this kind of machine class, usually sa packets, when you say packets, let us focus on your maong pants. So, yung maong pants nyo na yun, makakapal yun. So, ang bar tacking machine is a very strong sewing machine. So, reinforcing, ibig sabihin, mas pinatitibay niya yung mga garments. So, kung mapapansin nyo, class, pag hinawakan nyo yung pocket ng inyong pantalon, may mapapansin nyo doon wherein antitigas yung tela na yun, lalo na yung tupian ng inyong pinaka pocket. Antitigas nun. And also, the thread, hindi siya ganun kanipis. Medyo makapal siya. Just to reinforce the garments. And also sometimes a bar tacking machine is used to reinforce the bags. Kung papansin nyo yung mga bags nyo, yung pinakakabitan sa may balikat nyo, bar tacking machine yun kasi medyo matigas yung part na yun.
hindi siya kayang gamitin, hindi niya magagamit yung ordinary sewing machine sa paggawa ng mga ganong klaseng bags or maong pants. So you should use, or they are using, the bar tacking machine. Okay? So again, class. So these are the types of the sewing machine. So number one, we have the lock stitch sewing machine. Tawag ako ha, titignan ko kung merong ano, notes. Next, we have the high speed lock stitch sewing machine. Over edging machine. Next, we have the embroidery machine. We have the button holder machine. Button attachment machine. Madali na lang kami sanduin yan. So, meron akong tatawagin mamaya, i-enumerate yan. Just to prepare for your summative exam on Friday. And also, we have the double needle machine. We have the bar tacking machine. Okay?